May nakakatakot niyang balita mga idol patungkol sa team ng Los Angeles Clippers. Pero bago natin ipaliwanag at pag-usapan yan ay ito muna ngang balita about kay LeBron James. Dahil binulgar nga niya mismo ang matagal na ngang pag-uusap sikreto patungkol sa kanya. At ito ang kanyang payag, "I have no idea how I become right-handed basketball player. I think maybe dahil daw kay Michael Jordan, Penny Hardaway, seeing those guys shoot righty, I thought I guess I'll shoot right na din. I'm pretty much a left-handed guy." Well, dati pa mga idol ay usap-usapan na yan na talaga bang left-handed si LeBron James. Dahil kapag nagsusulat nga siya left-hand, kung ano pang ginagawa niyang ibang bagay ay mainly left-hand ang kanyang ginagamit. Pero pagdating nga sa paglalaro ng basketball ay right-handed itong si LeBron James. So, meaning lang yan, hindi ginagamit ni LeBron James ang kanyang dominant hand sa pagtira nga ng basketball. Pero kahit hindi nga ginagamit ni LeBron ang kanyang dominant hand, ay siya pa rin ang the greatest scorer of all time. Dahil umabot nga siya at dilampasan si Kareem Abdul-Jabbar mga idol while shooting and using his offhand. So, kaya nga mga idol na curious ang maraming NBA fans, paano ba daw kaya kung si LeBron James ay left-handed at hindi right-handed kagaya ng nakasanayan natin? At mga idol, panoorin nyo itong maikling inedit kong video na kung anong itsura kapag si LeBron James ay isang ang left-handed shooter. Ano sa tingin nyo mga idol ang mas bagay? Mas okay ba itong si LeBron James na left-handed siya? O dapat nga siyang manatili na lang sa pagiging isang right-handed player? Kumento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At ngayon ay pag-usapan na natin ang balita patungkol sa Clippers dahil nung kanilang nga daw trip papunta sa Denver mga idol nung nakaraang buwan ay na-struck nga daw ng lightning yung kanilang ngang eroplano at bumagsak nga daw sila ng several altitude. Ibig sabihin mga idol, bumagsak from 30,000 feet, siguro 25,000, and then 20,000, siguro pabababa mga idol, which is very dangerous nga para nga sa eroplano dahil meron silang tinatawag na cruising altitude na 30,000-35,000 feet yata up in the air. Pero ang maganda nga dito, fortunately daw, wala daw sa team ang nasaktan during their flight. Pagpapaliwanag nga ng ibang mga Clippers player ng Clippers team na nakarinig nga daw sina ng malakas na bang. Malakas na tunog mga idol at ang engine nga daw ng kanilang eroplano ay huminto momentarily. Yung mga player nga daw mga idol ay sinusubukan lang matulog sabi ni Eric Gordon. At yun nga daw mga idol ang second worst na na-experience ni Eric Gordon in his 15 NBA season. Dagdag pa nga sa report na ito mga idol, bumalik naman daw yung engine ng eroplano ng team ng Clippers mga idol pero natakot nga daw sila saying it was one of the worst moments they've experienced on a flight. Nilinaw na rin naman ng Delta Airlines daw mga idol na nakaland naman ng safely itong ang team ng Clippers at ang kanilang mga players. At nanotice nga daw ng team ang visible damage sa tail sa buntot nga daw ng eroplano na nag-i-indicate daw na indeed na struck nga daw sila ng lightning. Sabi nga neto mga idol ni Bones Island, nakakalipad lang sa team ng Los Angeles Clippers ay akala niya nga daw katapusan na ng ganyang buhay. Sabi niya nga dito sa kanyang tweet, "Not gonna lie, we thought it was over with." Yan nga mga idol ang mga pagsasabi ng mga ilang Clippers player patungkol sa kanilang nakakatakot na experience na aksidente nga sa eroplano nila.